Kamusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagkapala. Narito ang iyong kaibigan sa telebisyon. Nanupat, patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa banal na Espiritu. Mahalaga ang Kanyang gawain sa ating kaibigan. Sa araw-araw, ang Diyos Kanyang pinaparanas sa atin na ang gawain ng banal na Espiritu ay napakahalaga. Muli nating sulyapan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, Versikulo 22. Ang wika sa atin, "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan." Kanyang binanggit na pagkatapos ng pag-ibig ay ang kagalakan. Ang nais ng ating Amang Diyos na nasa langit, ang Kanyang mga anak ay magalak. Ang Kanyang mga anak ay makaranas ng joy. At yung joy na yon ay inner feeling. Ito'y inner na karanasan. Merong pagkakaiba sa joy at saka sa glad. Ang glad ito ay pansamantala. Pero yung joy na nais ng Panginoon na ating maranasan, ito ay atin lang mararanasan sa magitan ng ating karanasan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 11, ganito ang ating mabasa. "Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos." Hindi yung kagalakan na parang pansamantala lang. Hindi yung parang kalahati lang sa ating buhay. Kundi ang nais ng Panginoon, ang kagalakan na ito ay malubos. Ang ating Panginoon sa kanyang pamumuhay sa lupang ito, nung sinagkatawan tao, marami siyang pagsubok na naranasan. Narin ako minsan yung pag-uusig, mismo yung kanyang kababayan. Mismong sa kanya ay hindi siya tinanggap. Mismo sa kanya ay merong pag-uusig. Mismo yung mga taong nangunguna sa relihiyon o sa kanlang pananampalataya, yung mga priest noong unang panahon, ay inusig ang ating Panginoon. Hindi lang siya inusig, kundi pa naman, alam ng ating Panginoon, siya ay mapapako sa krus. Alam ng ating Panginoon yan. Kaya nung siya'y bago ipako sa krus, samantalang siya'y nanalalangin sa Getsemani, Garden of Getsemani, gayon na lamang ang ating Panginoon, ang kanyang panalangin kung maaari, ay yung bagay na kanyang maranasan ay ito ay hindi maranasan. Subalit noong nanalalangin ng ating Panginoon, sabi niya, "Mangyari nawa ang iyong kalooban sapagkat dama niya ang bigat ng pasanin. Dala niya ang buong sansinukob sa kanlang nagawang pagkakasala at kanyang tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan." Pero gayon paman, kahit na siya ay pinag-usig, kahit na siya ay pinako sa krus, nandun pa rin ang kanyang kagalakan sapagkat alam niya na kasama niya ang Ama. Gayun din ang payo ng isang hari, pantas na lalaki sa Biblia. Ang sabi niya, "A merry heart, do it like a medicine." Kung gusto ninyong kayo ay palaging ang iyong mukha ay nagliliwanag, kung gusto ninyo na parang mahiwasan natin yung mabilis na pagtanda, kinakailangan tayo ay palaging masaya. Palaging masaya. Ano man ang problema natin, kaibigan, ating ibigay sa ating Panginoon. Naalala ko yung sinabi ng isang lalaki na ating kilalang kilala ito, si Manny Pacquiao. Ang sabi niya, "Huwag mong sabihin sa Diyos na may problema ka. Sabihin mo sa iyong problema, ikaw ay merong makapangyarihan Diyos." Kaibigan, napakaganda. Sapagkat yun ay nagbibigay ng pananampalataya. At kapag ka ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoon, alam mo na siya'y nasa iyo, kaibigan. Hindi ka pababayaan, kaya nga yung kagalakan na yon ay nasa iyong puso. Si Apostol Pablo, nung kanyang naisulat
ang aklat ng Pilipos, gayna lamang ang kanyang hindi magandang karanasan, sapagkat nung naisulat ang aklat na ito, siya ay nakabilanggo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa 4:4 ng Pilipos? Magalak kayo lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Sa isang wika, rejoice, rejoice in the Lord. Samantalang siya nasa bilangguan sapagkat siya nangangaral tungkol sa ating Panginoon, ang taong ito, ang lingkod ng Diyos, bagamat siya'y pinag-usig, sinaktan, kumisan ang sabi niya, pinalo siya kulang lang ng isa para siya mamatay. Gayun din kung minsan siya ay nakakaranas ng pagsubok sa kanyang buhay, mismong kanyang kababayan. Pero gayun na lamang kanyang kagalakan sapagkat alam niya ang Diyos ang kanyang kasama. Kaya naisulat niya sa aklat ng Roma, ang wika niya, if God is with us, who can be against us? Na ang kanyang anak, ang wika, ay kanyang pinagkaloob alang-alang sa atin, bakit naman hindi pagkakaloob ng Diyos ang ating mga kailangan? Why worry, kaibigan? Alam mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyong pangangailangan. Alam mo na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Bakit ka mag-worry sa iyong pangangailangan sa araw-araw? Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Merong kagalakan sapagkat tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Dapat tayong mamatay at mabayubay sa krus ng Kalbaryo, pero ang ating Panginoon ang siyang namatay para sa atin. Iniligtas tayo sa tiyak na kamatayan. Yung pangalawang kamatayan ng wika, sapagkat ngayon pagka tayo namatay, ito ay pangkaraniwan na lang. Pero ang sabi ng Biblia, parang tayo natutulog lang. Kaya nga, merong kagalakan sapagkat ang ating Panginoon ay tinubos tayo. Hindi lamang tayo tinubos sa bundok ng Kalbaryo, kundi pa naman sa buong buhay natin, kanyang ginagawa ang pagtubos. Tayo inaaring ganap. Tayo pinapawalang sala sa ating mga kasalanan na kapag tayo umingi ng tawad sa ating Panginoon. Hindi ba isang kagalakan, kaibigan, na merong Diyos, merong Panginoon na kinuha ang ating lugar sapagkat minamahal tayo ng Diyos? Kaya merong kagalakan sa pagtubos o sa pagiligtas. Merong kagalakan sapagkat pinapangako ng ating Panginoon, God is going to supply our needs. Pinangako ng ating Panginoon, lahat ng ating mga kailangan ay kanyang pagkakaloob. Ang kailangan lang, ating munang hanapin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Lahat ng bagay, pawang ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaibigan, ano bang ating pangangailangan na hindi kayang ipagkaloob ng ating Panginoon? Kayang ipagkaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang, hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Pagka sinabi ng Biblia na ating hanapin muna ang kanyang kaharian, ibig sabihin ito ng ating Panginoon, siyang hari sa ating puso. Pagka siya'y hari, kung ano ang kanyang gusto ay ating ginagampanan. Yung kanyang katuwiran, walang matuwid kundi ang ating Panginoon. Ipinagkakaloob yung katuwiran na yon. Kapag ka ika'y humingi ng tawad, yung sinasabing pagpapawalang sala ang ipaparana sa iyo ng ating Panginoon. Bakit ka ngayon hindi magagalak? Alam mo na meron kang Diyos na tumutulong sa iyo. Ang wika pa, merong kagalakan na kapag ka tayo ay nananalangin at tinugon ng Diyos ang ating panalangin. Marami akong karanasan, kaibigan, na paharap sa maraming suliranin. Subalit alam ko ang Diyos ay tumutugon sa aking mga panalangin. Kaya ako'y dumadalangin sa Diyos. Ikaw rin, kaibigan. Ang isang taong dumadalangin sa Diyos, tinutugunan ng Diyos ang kanyang panalangin. Kapag ka ito'y tayimtim na panalangin, dumidinig ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. Nanapat tayo ay nagagalak sapagkat kahit na tayo ay magkaroon ng kamatayan sa mundong ito, pero hindi ng wakas.
sapagkat dinaig ng ating Panginoon ang kamatayan doon sa bundok ng Kalbaryo. Kung sakasakali man tayo ay nagkakaroon ng kamatayan ngayon, ito ay pangkaraniwan. Ang sinasabing kamatayan na ito ay wala nang maaring pag-asa pa ay yung ikalawa na kapag dumating ang ating Panginoon. Sapagkat ngayon kapag ang tao namatay, ang tingin ng ating Panginoon siya ay natutulog lang. Kaya noong si Lazaro ay namatay, ang sabi ng ating Panginoon, pupunta ko kay Lazaro, gigisingin ko siya. Sabi ng mga lagad sa chapter 11 ng John, Panginoon, kung siya natutulog lang kasi alam nilang nagkasakit, ay gagaling siya. Pero sinabi ng ating Panginoon, si Lazaro ay patay. Kaya nga, sa paningin ng ating Panginoon, meron tayong pag-asa sapagkat siya ang ating buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating Panginoon kay Martha na kapatid ni Lazaro, ang akong wika ang pagkabuhay na maguli, ang sinumang sumampalataya ay pagkakalooban ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, nang dahil sa mga bagay na yan, bakit ka malulungkot? Ang sinasabing kagalakan ay pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Pagkatapos na binanggit yung pag-ibig ni Apostol Pablo, ngayon naman ngayon ang kagalakan. Sapagkat pagkaalam mo merong umiibig sa iyo, ikaw ay may kagalakan. Isang araw, samantalang kami ay nag-aaral at pagkatapos kami ay working student din, yung aming kasamang nagtatrabaho sa wood factory, dumating siyang masayang masaya. Ang tanong sa kanya, my friend, bakit ka masaya? Ang sabi niya, sa wakas, muntit ko nang nakausap ang gusto kong ligawan. Tuwan-tuwa na siya, muntit lang nakausap. Eh kung nakausap pa at pagkatapos tinugon siya, hindi mo mas kagalakan yun? Alam mo na, nakoy, kay may problema, ang Diyos ay tumutulong sa iyo, bakit hindi ka magagalak? Ang isang taong may pananampalataya sa Diyos ay hindi siya malulungkot dahilan sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito sapagkat alam mo may nagpapasaya sa iyo. Merong binabanggit sa Biblia, ito ay matagpuan sa aklat ng San Lucas 15:4-7. Ang pangyayaring ito ay mga parabola ng ating Panginoon. Ang unang kanyang binanggit na talinhaga o parabola, yung lost sheep. Nanupat nung bilangin ng pastol yung kanyang mga tupa, napansin niyang may kulang na isa. Iniwan niya ang 99 at hinanap yung nawawala. At nung kanyang nakita yung nawawala, pinasan niya, kinarga niya, tuwang-tuwa siya. At pagkatapos ang sabi sa kanyang mga kapitbahay, natagpuan ko ang aking nawawalan tupa, makigalak kayo sa akin. At pagkatapos binanggit ng ating Panginoon, yung pangalawa, ito ang lost coin, yung nawalang pilak. Ang ginawa ngayon ng may-ari ng pilak, noong ito'y nawawala, winalis ang kanyang nasa paligid. Talagang hinanap niya at nung nakita yung nawalang pilak o yung sentimo, gay na lamang ang kanyang kagalakan. At pagkatapos sinabi sa kanyang mga kapitbahay, makigalak kayo sa akin sapagkat ang aking nawalang pilak ay aking natagpuan. At ang pinaka-crucial sa mga ito sa parable ng ating Panginoon, walang iba kundi yung lost son, yung prodigal son. Itong anak na ito ay ayaw yung pangunguna ng kanyang ama. Yung mga payo ng kanyang ama ay ayaw niya. Kaya ang sabi, Ama, kukunin ko na yung aking bahagi, yung aking mana. Dapat sana hindi mo na ipagkakaloob. Pero dahilan sa pag-ibig ng ama sa kanyang anak, at kahit na siya manatili sa tahanan, ganun pa rin ang kanyang ugali, hindi siya magbabago. So ang ginawa ngayon ng ama, kanyang pinagkaloob yung hinihingi ng kanyang anak. At ang ginawa ng anak na ito naman ay kanyang nilustay ang lahat ng ari-arian na pinagkaloob ng kanyang ama. Nung kanyang nilustay ang lahat ng mga ito, wala na siya ngayon sa lapi.
kanyang inubos sa good time, inubos niya sa mga barkadang hindi karapat-dapat. Pagkatapos ngayon, dumating ang kagutom. Wala na siyang makain. At nung siya ngayon ay wala nang makain, nakaisip siya. Alam niyo yung mga taong palayo sa Diyos kung minsan nawawala ng mabuting pag-iisip. Nakaisip siya ng mabuti. Ang sabi niya, babalik ako sa aking ama. Ang kanyang mga alipin ay pinapakain kahit na ako'y ituring na alipin. Hindi na bale, basta ako'y merong pagkain. At nung siya ngayon ay bumalik sa kanyang ama, malayo pa siya napansin na ng kanyang ama. At ang sabi ng Biblia, sinalubong ng ama ang kanyang anak. At pagkatapos may sinasabing anak, ang sabi, anak, huwag mo nang sabihin. Alam ko, ikaw ay bumabalik. Sapagkat yung kanyang anak ay nawala. Ang kanyang anak ay napariwara. Pero ngayon, nagbalik siya na sa tamang pag-iisip. Ang sabi ng ama, kunin niyo ang pinakabang matabang baka. Patayin, tayo magpiesta para sa aking anak. Kunin kayang singsing, ipasuot sa kanya. Lagyan kanya ng pangyapak ang aking anak sapagkat siya'y nawala. Siya'y namatay na, pero siya'y nabuhay. Gayun na lamang agagalakan ng langit kapag ka ang isang tao, kahit na isang tao, bumabalik sa Diyos, kaibigan. Ikaw ay aking naanyayaan. Kung sakasakali man, ikaw ay napalayo sa Diyos, kaibigan. Bakit hindi ka bumalik sa Kanya? Handa kang tanggapin ng ating Panginoon na bilang Kanyang anak, na bilang Kanyang tinubos sa bundok ng Kalbaryo. At narito, kaibigan, ang huling teksto na aking babanggitin sa iyo sa ating pag-aaral. Ito'y karanasan ni Moises, ang wika ng ating Biblia. Sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 24 at 25, sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kaibigan, yung mga bagay sa mundong ito, marami kang salapi, marami kang mga nasa iyong paligid na nakakatuwa, pero ito yung pansamantala. Si Moises, maging hari siya, maging pero siya sa Egypt. Tumanggi siya. Siya na sana sa trono, iniwan ang trono sapagkat gay na lamang ang kanyang pagsinta sa Diyos. Nakita niya, ang tunay na kagalakan ay nasa ating Panginoon. Kanyang tinanggihan ang pagiging pero ng Egypt at sumama siya sa kanyang mga kapatid na inaapi ng mga Egyptian. Kaibigan, ito ang tunay na kagalakan, yung nasa Diyos. Nanupat ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala, nais ng Diyos, kaibigan, bibigyan ka ng kagalakan na kailanman ay hindi mawawala. Ito'y panghabang buhay. Bakit hindi mo tanggapin, kaibigan, ang kagalakan na yon? Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nais ninyong kami magalak. Nais po ninyong kami ay magkaroon ng bunga ng Banal na Espiritu. Makita sa buhay namin ang buhay ng aming Panginoon. Pagpalain po ninyong aking kaibigan sa kanyang panonood, sa kanyang pakikinig ng pabalita sa Hope Channel. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kanyang pinarana sa iyo, ang kanyang kagalakan, ibinibigay sa iyo. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.